Forgive! Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa'yo. Can we take it? Aminin, kapag naiisip pa lang natin yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ng ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Diba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng pinaprepare ko. Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, naku! Bigla akong nakakita sa FB, naku! Yung kandidato sa senador, nainis ako. Kasi ang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko, si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa bunganga niya. Foul talaga. Parang hindi nag-aan. Huwag kayong mag-marites. Si ano yun? Huwag ganun. Kasi nga, eto yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, Lord, ito ba yun? Ito ba yung mamahalin ko? And suddenly, parang naisip ko, sumasagot si Lord, totoo. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin ang kandidatong ito, ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya, kaya mo? Hindi! Yun ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya mo. Mahirap po ito, ha? Mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality ni David. Ang sabi niya sa ating first reading, sana nag-catching ninyo. Ang sabi niya dito, "For the Lord rewards those who are faithful and just." Ginagantimpalaan ng Panginoon ang taong tapat at matuwid. Yung hindi humihilig sa pagkakasala, anuman ang mangyayari. That's it. And mind you, yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just-just, hindi basta-basta. Kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti na gawa, pleasing to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ni God. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun. Sabi ko niyo sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan yun. Because that is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa iyong patawarin mo na, anong sinasabi mo? Diyos ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayong kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Hindi sinasabing, to share is divine. At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga, ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5:48. Dito ang sabi, be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mong maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag, when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas maging tunay na mga anak ng Diyos, hindi kalabis ang sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta. Ito'y malulubos, ito ay aagos, siksik, liglig, at umaabaw pa. And then it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-i-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansa ito. Kapag magpatawad ka,
lang nagkasala sa iyo in the context lalong-lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Maniwala ka. Pupwedeng dahil sa pagkapatawad mo sa mister mong nagkasala sa iyo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero ito eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa iyo, patawarin mo yan. Magbabago yan. Sigurado ko. Halimbawa, nagkamali lang ng minsan ng misis mo, patawarin mo. Mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya. Paano kung sa pagpatawad mo, mas magbago nga yung tao? Paano kung sa pagpatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Paano kung sa pagpatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Paano kung sa pagpatawad mo sa isang kapamilya mo, hindi man maipalik yung dati, mas safe man lang yung natitirang kanti hanggang huli? Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagpapatawad mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi punong-puno na ng galit ito. Ito. I-gets nyo ito, ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talagang yung sinaktan ng masaklap. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may kuman. Sino yung may kuman? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sinong madalas na may kuman? Yung ayaw magpatawad. At sinusunod lang lahat. O sige, ayaw niya magpatawad. Sige, okay lang. Huwag nating i-pressure. Yung nagbibigay. Yung matinong magulang. Yung faithful na magulang pero niloko. Yung provider. Yung nagsusustentong anak, yung tumutulong sa kapatid, ito yung may kuman. Ayam na, huwag nating i-pressure. Kasi siya yung nasaktan eh. Siya yung nagbibigay. Do you guess that? Kaya hindi rin makapag-move on ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may kuman, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos niloko ka, sinaktan ka, sinaktan ako eh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag niyo lang hilingin sa akin, patawarin ko ito. Do you guess that? Kasi sobra na yun eh. Sobra yung ginawa niya. Hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag yun lang hilingin, patawarin ko siya. Kasi ako'y nasaktan talaga. Masyado na. Kapatid, ito. Nang magturo sa atin ng panalangin ang Diyos na si Jesus, ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God could be like, bibigyan ko na lang kayo ng pagkain niyo araw-araw, pero yung patawarin ko kayo araw-araw, ay, that's too much to ask. Kapatid, kaya ko sinasabing, when we forgive, mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi ibinibigay mo lahat-lahat. And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. It will be very pleasing sa alam sa mga taong nakakaalam ng iyong hirap. Kasi alam nila, si mama nagpatawad, si kuya, si ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ito, kundi para sa aming lahat. They will be very proud. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Forgive. Diyos saan ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na iyo. Kahit nag-iisa na lamang tayo at against sa atin ang buong mundo, basta ikaw ay nasa tama at nasa totoo, tandaan mo na hindi ka dihato. Lagi kang liyamato sapagkat kakampi mo ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin na ang mga katulad ng eleksyon na ito, hindi ito actually laban ng tao sa tao, partido sa partido, hindi yun eh. Dapat makita po natin ito at anumang mga problema sa mundong ito, ha? Kahit ang problema natin sa ating mga sariling tahanan, ito ay laging laban kung ano yung tama,
at kung ano yung mali laban ng totoo sa kasinungalingan, laban ng kasamaan sa kabutihan. So, dapat yun lang ang isipin natin para hindi rin tayo padala sa mga away-away, para hindi rin tayo talaga nakikipag-away. At para kahit na matalo tayo sa mata ng iba, maging secured ka pa rin sa sarili mo na dahil pinili mo ang tama at totoo, sa totoo lang, hindi ka talaga talo. Maliwanag ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Galacia, 3:28. Wala na dapat lalaki o babae, Hudyo o Grego, alipin o malaya, sapagkat tayong lahat ay pare-pareho, iisa kay Kristo. Dagdag pa niya sa Romans 2:11, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. So dapat, sinusunod natin ito. Naisip ko nga po, paano ngayong eleksyon? Hindi nga ba't hindi maiwasang magtangi tayo sapagkat meron tayo kanya-kanyang mga kandidato? At ang mga kandidato ay may kanya-kanyang supporters na sumusuporta sa kanila. So paano natin ilalapat dito ang ating pagbasa na hindi tayo dapat nagtatangi ng ating kapwa-tao talaga? Dito po natin po pwedeng isutlong yung una, na ang pagtatangi sa kapwa-tao ay pagsalansan sa Diyos, inasmuch as ang Diyos ay nagsasabi sa atin na dapat ay pantay-pantay ang pagtingin natin sa ating kapwa-tao. Pero tandaan po natin, katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa, na ito ay dapat sang-ayon sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang sinasabi sa atin ay bagamat hindi tayo dapat magtangi ng ating kapwa-tao, ang ating relasyon naman sa ating kapwa-tao ay dapat diktahan ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kung kinakailangan nating mamili, halimbawa sa eleksyon, kung kinakailangan nating may paboran, kung kinakailangan nating may kilingan, eh dapat diktahan ito ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya dapat hindi tayo pipili ng alam nating hindi niya pipiliin. Tandaan po natin mga kapatid, ha? Bagamat sinasabi sa atin na mahalin natin ang ating kapwa-tao, sinasabi rin naman sa atin na mahalin natin ang Diyos ng buo. Tama, dalawang mahalagang utos. Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa-tao. Pero sa dalawang utos na ito, mas mahalaga pa rin na mahalin natin ang Diyos. Una at buo pa rin dapat ang ating pagmamahal sa Diyos. At yung relasyon natin sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Diyos, ang siyang magdidikta ng ating relasyon sa ating kapwa-tao. Maganda nga po na yung ating ebanghelyo naman ay sakto. Sapagkat tinanong ni Kristo ang kanyang mga disipulo, saan siya nagtanong? Sa lugar ng Caesarea ng Filipo. Sinasabing sa lugar na ito ay maraming mga dambana ang itinayo para sa mga Diyos-Diyosan. At narinig naman din po natin ang sagot ng mga disipulo. Ang sabi po ng iba, si Elias kayo. Ang sabi po ng iba, si Juan Bautista kayo. May nagsasabi pa na isa kayo sa mga propeta. The point is, sa lugar na ito na maraming dambana ng mga Diyos-Diyosan, at sa gitna ng maraming opinyon ng mga tao tungkol sa kanya, inilid ni Kristo ang kanyang mga disipulo that in the midst of all this, manindigan kayo sa akin kung sino ako talaga para sa inyo. Same thing with us. Same thing with us. Sa gitna ng maraming mga impormasyon, sa gitna ng maraming mga nagsasabi, ito ang dapat, ito ang piliin, ito ang iboto, hinihiling sa atin ng Panginoon na manindigan tayo sa kung ano talaga ang tama at totoo. Kamakailan ay mayroon nagtanong sa akin, ang tanong niya ay, Father, sino nga ba ang dapat iboto? Nahihirapan ako. Honestly, hindi ako nagsabi ng pangalan, pero ang sabi ko lang sa kanya, kung titingnan mo lang naman talaga yung mga track records sa mga presidente, titingnan mo ang kasaysayan, titingnan mo ang katotohanan at magdadasal ka ng totohanan, hindi naman talaga mahirap. Madali lang. Nadadala lang tayo talaga sa mga kung ano-anong mga narinig natin at nakikita natin. In fact, ngayon, di ba, sa survey,
ay pinapakita yung ratings ng mga kandidato. At laganap din ang pagpapakita ng mga pictures at videos ng mga rallies, ng mga... Pinapakita yung dami. Pinapakita yung dami. Kasi nakakadala talaga ito. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ha? Kahit nag-iisa na lamang tayo at against sa atin ang buong mundo, basta ikaw ay nasa tama at nasa totoo, tandaan mo na hindi ka lihado. Lagi kang liyamado sapagkat kakampi mo ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita mo kung paano kikilos ang Panginoon, ipapakita niya, i-vindicate ka niya. Sa gayon, mapapatunayan mo, kahit sa harapan ng mga taong sa iyo'y kumukontra, na ikaw ang tama at sila ang mali talaga. At hindi mo gampanin yon, gampanin ng Panginoon yun. Ang kinakailangan mo lang ay manindigan para sa Kanya. Ito po sana, mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya na makita natin sa banal na misa. Sa problema ng ating bayan at maging sa problema sa ating mga sarili-sariling tahanan, lagi lamang tayo doon sa tama. Na kahit mahirap, alam natin na sa huli, may maganda pa rin magaganap.